Ear signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Pero bago po yan, cleanse muna po natin yung space, yung energy, ayan. Okay, cleanse po natin yung space, yung energy, your mind, body, and emotions. Tinatanggal na po natin ang mga negativities na kumapit sa'yo, ear signs, ayan po. Okay, wala na yan. Umpisa na po natin ang reading mo. This is for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Sobrang na-appreciate ko po kayo, ear signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin. We have key. Okay, so meron ba kayong bibilihin na sasakyan, yung iba sa inyo, ayan, or meron bang bagong bahay dito, yung iba sa inyo, pwedeng kakalipat nyo lang, or ngayong mismong araw kayo lumipat, at meron naman dito, pwedeng bagong bahay po ito. So pwedeng gift mo to sa sarili mo, or gift mo to sa mga mahal mo sa buhay. Tingnan natin. Meron tayo ditong dance, o diba, may celebration dito. Ayan, papasayaw talaga kayo ngayon. Computer, okay. Ear signs. Okay, sabi, upgrade your mental software. So, pwedeng meron po kayong binabago dito pagdating sa inyong mindset. Meron kayong mga pinapangako sa inyong sarili. Pwedeng iba, ito. Hindi ko alam kung nagzuzumba ba kayo or yan po yung sinisimula ninyo kasi pwedeng nakita ninyo yan yung key. Okay, could be exercise din to. Basta parang mas magiging active po kayo. So, parang yan yung nakikita nyo para maging healthy kayo, mag-lose ng weight yung iba sa inyo, or mas gumanda yung body ninyo. Ayan, kung ano man po yan, exercise, sayaw, ganyan. Or could be diet. Ayan, nagre-research din yung iba sa inyo dito. We have flying. Ayan naman, meron tayo ditong flying. Okay, so pwedeng may magbubook dito ng flight. Ayan po. Pwedeng dito lang sa bansa natin, pwede rin yan outside the country. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Ear Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have the Bear. Okay. So, ayan. Sobra pala kayong nagsisikap dito. Talagang hardworking yung karamihan sa inyo, Ear Signs. Hindi ko alam kung bahay ba yan, sasakyan, or meron kayong gustong bilhin na disuse dyan sa bahay niyo, could be cabinet. Parang nasabi ko yan kahapon, hindi ko lang alam kung kaninong sign. Hindi ko alam kung sign sa sign nyo ba or sa elements nyo ba yan nasabi. Pero ayan po, meron dito. Yan. So kaya nagpapakahirap talaga kayo dito. Meron dito pwedeng hindi kayo umabsent sa work. I mean, kahit holiday season, nagtatrabaho pa rin kayo. Ayan po, parang nanghihinayang kasi kayo sa pwede ninyong kitain ngayon. Meron tayo ditong the tree. Okay, so pwedeng may lalabas dito ear signs na resulta. Yan. Resulta kasi yung parang hinihintay ninyo dito. Kung sa doctor man yan, or resulta ng exam, resulta ng trainings po ninyo, or nang na-interview kayo sa trabaho. So pwede ngayong araw siya lalabas. At yung iba po sa inyo ay magiging panatag kayo dito. Lalo na sa health, yung iba po sa inyo. Meron tayo ditong the child, okay? So, meron ditong pwedeng anak mo, lumalabo na yung mata, kaka-computer, ayan. So, pwedeng ayan, pinagbabawalan nyo po. More on, meron kayong pinaghihigpitan din dito. We have the mice. Okay, nangangamba naman po yung iba sa inyo dito. Ewan ko, mas more on parang yung concern ng iba sa inyo dito, ear signs, is pagdating sa anak ninyo. Hindi ko lang alam kung may anak na kayo. Kung wala pa, pwedeng sa sarili nyo ito. Medyo nangangamba kayo pagdating sa, ayun, meron kasing aalis. So, diba, kaya meron tayo ditong medical. So, pwedeng yun na lang yung hinihintay po ninyo. Medyo kinakabahan kayo, oh. Parang, yung iba sa inyo, iniisip nyo baka may sabit kayo. Ayan, pero wala naman, wala nang pinapakita dito. Kaya, yun lang, talaga, alagaan nyo talaga yung inyong sarili, yung inyong health. Tignan po natin. At saka syempre yung mind po ninyo, yung mental health ninyo. Kasi minsan wala naman kayong sakit, pero dahil isip kayo ng isip, nag-overthink yung iba sa inyo, so na-stress kayo, lumalabas sa katawan ninyo yung ano, yung stress ninyo. Kaya alagaan din yung isipan. Yun yung minsan nakakalimutan natin, eh. Alaga tayo ng alaga sa katawan, 'di ba? Pero isip pala tayo ng isip ng mga negative things. Kaya parang kinokontra natin yung ginagawa natin sa ating katawan.
tignan natin. Meron tayo ditong Voyage of the Heart, Love Flows Through You and to You. Ayan po. So, mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo, ear signs, at nothing is impossible. Kung ano man itong mga gusto mong makuha, makukuha mo talaga yan. Kaya lang kasi nakikita ko talaga sa'yo is true hard work po yan. Oo, parang walang mabilis na paraan eh para sa'yo. Pag nagmamadali kayo, ear signs, medyo pumapalpak pa kayo. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti, okay? Unknown territory. You are exactly where you need to be. So, ayan. Pwedeng hindi nyo maintindihan kung bakit ba kayo dinala ni universe kung nasaan kayo ngayon. Some of you kasi pwedeng hindi kayo happy. Meron naman dito, pwedeng nangangapa pa kayo. So, pwedeng bagong environment po yan, bagong trabaho. So, ayan. I-accept nyo po yung challenge. I-embrace ninyo yan kasi, ayan po, talagang dinala kayo dyan ni universe kasi merong purpose. Meron kayong matututunan dyan at pwede kayong mag-gain talaga. Grounding. Go deep, explore your roots. Okay, so yun nga, pwedeng meron kayong anak dito, ear signs, na na-addict na sa computer. So, ang sinasabi dito sa inyo ni universe is have some time with your loved ones. Huwag mong hayaan, or ikaw din, baka ikaw to, diba, pagkunari, day off mo, sa halip na nag-uusap kayo, nagbabanding kayo, nakatuto ka lang sa computer, nakatuto ka lang sa phone mo, nanonood ka lang ng TV, so walang interaction. So, yun po yung gawin ninyo na maging, magkaroon kayo ng interaction sa inyong mga mahal sa buhay. Magkaroon kayo ng bonding, ng memories. We have begin now. Take your first step. Ayan, so yung iba pa nga po sa inyo, kung meron naman kayong gustong gawin dito, nagdadalawang isip kayo, wag na daw kayo magdalawang isip, sabi ni universe, i-go nyo na po yan. Tapos yung iba nga, pwede po na yun. Ang hinihintay nyo na lang talaga dito is yung inyong, ano yun, yung inyong medical, and magiging okay po yan lahat. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe para sa inyo? Gemini, Libra, and Aquarius. Pagdating sa kaperahan, we have the High Priestess. So, gamitin nyo po yung inyong isipan dito, ear signs. At marami ako nakikita dito. Marami kayong gustong pag-aralan. So, i-go nyo po yan. Mag-explore kayo. Gastusan ninyo yung inyong sarili. Lalo na kung may matututo naman kayo dun sa pagkakagastusan na yun. We have Eight of Wands. Actually, mabilis yung pera sa inyo dito, ear signs. Ayan o. Mabilis yung money mo. Mabilis yung dumating. Depende na lang kung mabilis ba yung umaalis. Mabilis ba siyang nauubos. Pero kasi pinapakita dito sa inyo po, ano, is tuloy-tuloy talaga yung inyong kaperahan. Ayun, ear signs. Parang hindi kayo mauubusan. Yan yung pinapakita sa inyo. Magaan po yung, ano talaga ninyo, pagdating sa pera. Tignan natin, magaan yung dating ng pera sa inyo. Kaya ingatan nyo lang talaga na huwag siyang mabilis maubos. Pagdating naman sa love life, we have naman po Page of Pentacles. So, pwedeng meron kayong nakakausap dito. Ayan, Two of Wands. Pwedeng ibasa nyo, nasa malayo. Some of you, pwedeng hindi pa kayo nagkikita. We have the Emperor. Pero yung taong to, seryoso po yan sa inyo. Okay, I mean, sabihin natin, parehas kayong seryoso dito sa connection ninyo. There's passion. Okay, tignan mo, same kayo ng energy. Oh, yung ibasa nyo, pwedeng mag-asawa pala to. O yung iba naman sa inyo, pwedeng ito na po yung mapapangasawa ninyo, ear signs. I mean, talaga, seryoso talaga yung tao na yan sa inyo. Swerte kayo dyan sa tao na yan, no? Or parehas kayong swerte sa isa't isa. Kaya lang, tignan mo, may tumututol. Tignan natin. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin for ear signs? Gemini, Libra, and Aquarius, we have you and I were too young. I don't react when people mention you. So, ayan, yung tao na yan, ayan po. Okay, meron naman ditong tao na pwede po na parang nag-aaksaya siya ng oras, you know. Parang feeling niya, bata pa kayo, ganyan. Feeling niya, hindi pa ito yung perfect time para sa inyong dalawa. Kaya ayan, parang kapag na may mention ka ng isang tao, oo, hindi siya nagre-react. Parang tumatango lang siya, ganyan. O kaya iniiwasan niya yung topic about sa'yo. Mm-mm. So, pwedeng meron naman dito, ito, alisin natin yung energy na to. For some of you, pwede po na, hindi ko alam kung high school sweetheart mo ba to. O nagkaroon na kayo before ng relationship ng taong to, kaya lang hindi siya naging successful. Kasi nga, pwedeng mga bata pa talaga kayo nun, so pwedeng nagkahiwalay kayo. So, ngayon, nagpapanggap yung taong to na hindi na siya interested sa'yo. But the thing is, pwede po na ikaw ay... Ayan, kung ano to, naku-curious sa'yo. So, pwedeng ini-stalk ka ng tao na yan, ear signs. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and happy holidays po.